Okay. Ito, idol, sa atin naman pong unang sumbong ataksyon, si Junmar Numero ng Davao de Oro, idol. And marami pong maaantig sa inyo dito, mga kapatid, dahil humihingi po siya ng tulong na mapanawagan po ang kanyang misis na umalis. Mga kapatid, nagpaalam lang daw po ito na magtatrabaho. Idol, 2 buwan na po ang nakakalipas pero hindi na daw po ito umuwi o nagparamdaman lang po. Wow. Okay. Sir Jun, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon din, sir. Anong nangyari po? Bakit nagkaganon si Macy's? Kasi, sir, paalam niya kasi, sir, sa akin na magtatrabaho, sir, pero 2 buwan na hindi siya umuwi, sir. Okay. Saan po siya kaya pumunta? Ang sabi niya sa akin, sir, dati, Digos ang punta niya. Tapos ngayon, doon na po, nandun na po siya sa Surigao, sir. Surigao. So, nag-uusap po ba kayo? Kailan po kayo huling nag-uusap? Sir, lagi naman kami mag-uusap, sir. Pero, ang sabi niya talaga sa akin, palagi, sir, hindi na siya umuwi dito sa amin, sir. Kung magkapera man siya, sir, bibig na lang namin ang kukunin niya, sir. Hindi na ako babalikan, sir. Okay. Anong dahilan, sir, bakit ayaw na niyong bumalik sa inyo? Baka naman, sorry, sir, ha, ito, tinatalong ko lahat sa mga lalaking hiniwalayan ng kanilang mga misis or girlfriend or living partner. Baka naman, sir, A, nambubugbog ka, B, may marami kang bisyo, or C, hindi ka nagbibigay ng sustento. Yan, sir, wala talaga, sir. Bakit naman po akong nawan? Sawa, sir. Sir, sandali lang, sir. Hindi po kayo nananakit. Kasi, tinanong ko si Macy's, baka yan ang isa dyan ang sasabihin niya. Di ba, sir? Oh. Baka magkahiyanan tayo. Hindi ka nananakit. Hindi, sir. Okay. Wala kang bisyo dyan. Wala po, sir. Okay. At ikaw ay nag-iintriga ng sweldo? Ngayon, sir, hindi po ako nakapagtrabaho, sir. Kasi 5 bata po itong binabantayan ko, sir, eh. May 1 taon, sir, tapos may 2 taon, 4 taon, tapos 7 at 8. Ay, ilan po anak niyo, sir? 5, sir. At ikaw ngayon ang kaalaga sa 5 bata. Eh, paano kayo nabubuhay ngayon, sir? Nakitira lang po ko dito sa, sir, sa tiyahe niya, sir. Sa tiyahe niya? Oo, sir. So, ang kumukupup sa inyo, kamag-anak po niya? Oo. Eh, buti naman, sir, pinapayagan kayo at buti naman, napakabait ng tiyahe niya at kinukupup kayo. Sila ang gumagastos para sa mga pangailangan nyo. Mabuti naman po, sir. Pero, kasi, sir, may... Okay. Hello po, Idol. Nasa linya na po si Sheila Gamil. Ito po yung live-in partner po niya, Idol. Okay, Sheila. Sige. Sheila, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Sheila. Ma'am Sheila? Hello po. Ma'am Sheila. Opo, Sir Rapi. Okay. Ma'am, bakit nyo iniwan si Sir at saka yung 5 niyong anak? Iniwan ko naman lang po yan siya dahil ano yan, gago yan eh. Bakit nyo po nasabing gago siya? Hindi yan nagtatrabaho ni ano nga, nung mga magulang nga niya, sinasabi na yung mga anak namin hindi anak niya. Ikaw ba naman na babae, alam mo sa sarili mo? Sabi ng mga magulang niya na yung 5 niyong anak ay hindi niya anak sa'yo. Isa lang daw yung anak niya dyan, sabi ng mga magulang niya. Ikaw ba naman? Oo nga naman, masakit nga naman yon. Pero bakit po, saan po binasi nung kanyang mga magulang yung ganong salita na baka yung 4 na anak ninyo ay hindi niya anak sa'yo? Eh siguro, yung mga anak ko, yung mga gwagwapo, wala silang lahi na ganun. Ah, may ibang lahi. Tapos si kaya Sir, walang, si Sir hindi gwapo. Pangit si Sir. At hindi ko naman gwapo. Sinabi na ganyan. Hindi ko naman sinabi na ganyan. Eh, ang problema lang kasi sa kanya. Hindi, sandali lang, sandali. Kasi ma'am, yung issue dito, ma'am, sandali. Tapusin mo natin yung issue tungkol doon sa pagbibintang ng mga magulang niya na hindi niya anak yung 4 dahil yung 4 ay mga gwapo, mistiso. Oo. Anong lahi po? Ma'am, may lahi ba kayo, ma'am? Eh, wala po. Yung side po ninyo, lolo at lola, may lahi? Yung lolo ko po, Katsila. Ah, okay. So, itong mga bata, anong po yung tsura nitong 4 na bata, mistiso? Eh, mga gwapo naman po yung mga anak ko na yan. Okay. Si Sir, Sherry, gwapo ba si Sir? Naka-face mask, idol. Oo naman.
O yan na. Ay, pogi idol. Oo naman. Gwapo siya. Kaso nga, yung problema dyan, yung magulang niya, tsaka yung katamaran niya rin. Okay, then, kung ganun, kausapin natin yung magulang at tawag nito. Opo. Sherry. Tinatawagan na po nila, sir. Tinatawagan na po. Therapy. Okay, ma'am. Ang punot dulo po nito, yung magulang niya, eh gusto po namin ibenta yung bahay doon sa kanila kasi nga yung bahay na yun, malapit doon sa magulang niya. Eh ngayon, nakikialam yung mga magulang niya doon sa problema namin. Ibenta namin, may iba sana nabibili pero hindi nila pinamili kasi gusto nila sila ang magbabayad. Eh ngayon, ang binayad po sa amin, dalawampung libo lang po. Gusto ko lang po sana ibenta yun para makapag-ano kami ng negosyo. Kaso yung negosyo na yun, naudlot, kasi nga, yung binigay nila is 20,000 lang. Ano ko ba yun na anuin, tapos tingi-tingi pa? Okay, sandali lang ha. Sir John. Yes, sir. Bakit ayaw niyo po magtrabaho? Sir, pwede ba ako mag-bisaya, sir? Kasi mahirap po. Hindi, sir. Okay lang, sir. Do your best. Kung mga iba, sir, na hindi mo kayang itagalog, ibisaya mo, i-translate ko, sir. Pero, sir, do your best. Sige, sir. Sir, ito talagang punot dulo, sir. Okay. Yung pag-alis, paglakas akong asawa, sir, pinag-usapan namin yan dalawa. Kasi marami kaming problema. Sabi ko sa kanya, istorya na ko sa iyo nga, ikaw may naigrado, tapos kanahin mong transaksyon, kahit wither-wither man, mga kwarta kang bili, pati kaloyan kasi ginoong mga kwarta ka, masulubad atong problema. Okay. Di, okay rin sa kwa, sir, maglakas siya. Ang problema lang yun, ani, sir, ugmai, sir, kaya naamang good siya ila, kinga, nakauban. Ano po? May kalambigin siyang alaki, sir. Yan, ako ito, kinagalit ko lang, sir. Sa sarili. Okay, may lalaki. Dyan ako na nagalit ko siya, sir. May lalaki siya, sir. Ano, may prueba ka ba, sir, na may lalaki siya? Nakita nga sa messenger ng asawa ko, sir, na basa nga sa, nabasa ganito sa akong anak, sir, ang text niya, sir, na nag-i-love you pa siya sa lalaki, nag-bipa siya. Ah, babe, ang tawag, May lalaki. Oh, babe, I love you, babe. Nabasa pa ganito sa akin na magkulangan na akong anak, sir. Gano'n na sila katagal nitong si tinatawag niyang babe? Magpe-3 months na, magtulo na nakabulan, sir. 3 months. 3 months na. Oo. So, yan ang dahilan kung bakit kanya inalisan. Oo. Well, ka dito kay babe. Okay. Tapos, lagi niyang sinasabi, sir, nga, doon daw siya sa Digos. Pero ang bahay nga tinitirahan niya, sir, 2 buwan ko nang tinatawag-tawagan. Maragi hapo ng purma sa Akumadunga na Aero, daplin siya sa highway, na mga hayo. So, pareho lang yung marinig na may mga aso sa may highway. Oo. Bakit? Tapos, ano ba yung bahay na sa highway na may asong tumatahol? Tugtil daw, oo. Ibig sabihin, dito lang, hindi sa probinsya, dito lang siya. Oo, nandito lang, sir. Saan siya banda, sa palagay mo? Nalalaman. Anong taon ng aso, puta, yung taon o yung asong malaki? Asong malaki, sir. Tapos, na sila sa Dublin sa highway, sir. Kaya pag tawag na ko siya, sir, namin, na-i-truck mo agi. Kapag tawag mo sa kanya, may dumadaan na truck. Oo. Baka yung bayan sa probinsya, sa may highway? Oo. Hindi, dito sa Manila. Dili, sir. Dito lang sa amin, sir. Malapit lang sa amin. Ah, malapit lang sa inyo? Oo. Pag tumataw yung aso niya, narinig mo na kahit na wala ka sa cellphone, narinig mo yung tahol ng aso? Hindi, sir. Pag tumatawag ako, sir, narinig ko ang tahol ng aso, tilawag ng manok, tapos tumadaan na sasakyan. Paano, sir, kung doon sa probinsya? Siyempre, probinsya, maraming manok doon. Maraming pero, aso. Sir, lagi niya kasi sinasabi sa akin, sir, nasa sila sa hotel, sir. Sa hotel daw sila nagwan, stay in. Ah, stay sila sa hotel ng mga anak. Sinong kasama niya? Yung mga katrabaho niya po, sir. Ah, sabi niya, yung mga katrabaho niya sa hotel sila nag-stay in. Pero bakit merong iro? Bakit may aso sa loob ng hotel? Baho niya ang aso sa loob ng hotel. Na, sir, magdadalawang buwan na ako nagtatawag sa kanya, sir. Tapos narinig ko palagi yung tawlang aso, dumadaan na truck, tapos tilaok na manok, sir. Magaling po kayo sa kinobservant si sir. Magaling kayo mag-observa. Pwede na kayo, sir, pang intelligence. Okay, tama nga naman. Paano maging sir, hotel yan? Sir, hindi magdududa, sir. Narinig yung mga sakyan at saka aso. Yes, sir. Tapos lagi niya sinasabi, sir, nga humahanap na daw ako ng babae. Huwag niya, di na daw na ako siya una-una. Mangita na lang daw kung babae ng lahing ng makauban ako. Maghanap pa na lang daw ng iba na makasama mo at huwag na na siyang isipin. Okay. Kasalo ba kayo, sir? Hindi po, sir. Ay,
Nako. Eh, hindi mo siya sir pwedeng i-demanda kung hindi kayo kasal. Magagawa na lang natin dito sir, pag hindi siya nagbigay ng suporta, eh pwede mo siyang kasuhan dahil hindi pagsuporta sa mga anak ninyo. However, sir, kung ako sa iyo, eh kung ganun meron siya ibang kinakasama, eh focus ka na lang po dun sa bata. Eh kung kaya niyo pong alagaan yung mga bata, design na lang yung mga bata, ilaban na natin sa korte na huwag mapunta sa kanya. Lalo pat kung mapatunayan natin na meron siyang nanlalaki po siya na dapat mapunta na sa inyo yung mga bata. Ah, on the other hand, para sir, hindi pala kayo kasal, then ang korte po magde-decide. Ah, ikukorte na lang po natin sir, kung... Kasi alam ko naman itong sitwasyon ko sir eh. Opo, opo. Opo. Eh, ma'am... Kaya na sir, dako man kung kayo problema, sir. Kaya ka na yan, paglakaw-lakaw niyo, sir. Po. Ano po yung problema niyo? Kaya nabaligyan ako akong yuta, sir, o 45 mil, sir. Ipadala na ako siya sa Butuan, sir. Nabenta mo na yung lupa mo ng 45,000? Ang problema, sir. Ang problema, ang akong giniganan, sir. Ang problema, yung magulang. Dili siya mo sugot nga, ibaligyan akong yuta. Hindi siya papayag na ibenta mo yung lupa mo? Pera, sir. Nagamit ko na, sir. Nagasto ko na. Saan mo ginastos yung 45,000? Binigay ko sa kanya, sir, nung nasa Butuan pa siya, sir. Sheila! 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 Almost 20,000 na nabigay ko sa kanya, sir. Ma'am Sheila! 20,000, ay nasa na yung ano, yung 25. So, anong gagawin natin, sir? Sandali lang, sir, sandali lang. So, sir, so 45,000 na benta mo na, anong gagawin natin? So, kailangan mo ng 45,000 ngayon? Yes, sir. Kasi, sabi ng nakabili, sir, pailan kasi ako nila ng kaso, sir. Papailan ka ng kaso na nakabili? Oo. Kailan, bakit ka papailan? Eh, nabili naman niya yung lupa. Ba't ka kailan pailan? No problema, sir. Kaya kibabagan man sa akong giniganan, sir. Nga dili nila makuha ang yuta, sir. Kasi tinakot sila, pinagalitan sila ng magulang mo dahil bakit binenta mo lupa? Kaya didimanda ka. Yes, sir. Magkano kailan mo, sir? 45? Yes, sir. Kailan mo kailangan yung 45,000, sir? Katapusan kasi yung one ko, sir. Sinasabi sa kanila, sir, kay... Mapangin. 45,000. Shari. Yes, po. Shari, magkano nga tayo netizen power? Okay. Gusto kong tulungan tong si sir, 45,000, kasi naibenta niya, nagalit yung mga magulang, kaya didimanda raw siya nung napagbenta niya. Kailangan ng 45,000 para matubos yun. Yun natang gusto niyo sabihin. Tanongin mo nga mga netizen kung kailangan ba natin bigyan si sir ng 45,000. Ito, Idol, open natin yung mga linya po natin. Ano, sa mga nais pong magbigay ng komento, mag-comment lang po kayo ng inyong number para po matawagan kayo ng aming staff. At itong si Sheila, ayaw na magkipag-usap. Pero ni Sheila pag-usap Sheila, natin. Nasa linya pa siya, sir, eh. Ma'am Sheila? Ma'am Sheila? Line 4. Okay. Ma'am Sheila? Hindi, netizen na lang muna po. Sir, balikan natin. Sir. Yes, sir. Okay, conforme ko ano sasabihin ng netizen kasi 45,000 yung hinihingi mo, malaki-laking pera din yan. Tingnan natin. So, pag nabigay po yung 45,000, tapos na po yung problema ninyo. Bahala na sa buhay niya at bahala ka na sa buhay mo. Ganon. Oo. Okay. Yun lang kasi yung problema ko, sir, eh. Ano pa? Okay, 45,000. Okay na, thank sir, you. Sir, wala na po ba talagang magawa siya sa message ko, sir? Kasi mabuti namang usapan namin, sir, sa pag-alis niya, sir. Yun ang pinag-usapan niya sa pag-alis niya? Oo, mabuti naman pag-usapan namin, sir. Tapos, magandang usapan niyo. Oo, maganda. Yung 45,000, sir, pwede bang tawaran yun? Sir? Pwede bang tawaran yun, sir? Medyo malaki-laki kasi. Baka pwede makatawad. Pwede bang tawaran yung 45,000? Sir Idol. May concern ako dyan. Ano pong concern niya? Sino po sila? Lupa, ako po si Sheila. Yung lupa Sheila, po niyan, pagmamayari po yan ng ano niya, magulang niya. Tapos, binigay po yun sa kanya. Oo. Tapos, hindi naman nila nabayaran yung bahay namin ng buo kasi nga kulang pa sila. Di dapat sila na magbayad doon. Kung gusto nila na bawiin yung lupa, bayaran nila yung lupa na nakuha, nabayaran na. Bawiin nila? Oo, kasi may pera naman doon na, may bahay naman ako doon. Tinitirahan na nga nila yung bahay namin. Pera ko yung bahay na yun. Saan po kayo kumuha ng pera para doon sa bahay? Bakit po kayo may mga pera? Ba't marami kayong pera, ma'am, Sheila? Dati po, sir. Dati po, may negosyo po ako na ano, na tindahan. Tapos may tunnel din ako. May tunnel ano po, kami. May tunnel po. Tunnel? Ano po yung tunnel? Yung minahan, sir. May mining si madam. Mayaman pala si madam.
Hindi kumusta po yung tunnel niyo? Nasaan na po yung tunnel niyo? Mag-asawa po kami niyan. Ma'am, nasaan na po yung tunnel niyo? Oo. Hello, sir. Ma'am, nasaan daw po yung tunnel niyo, ma'am? Sabi po ni Idol. Ano po yung tunnel niyo, ma'am? Ano po nandun? Ginto, ma'am? May hukay ng ginto? Or po, or na ginto, or. Kailangan pa po siya i-process para magiging ginto na siya. Ayun, kaya pala namin kayo property. Nasaan na po ngayon yung ginto na tunnel niyo? Yung tunnel na may mga ginto na or? Binenta po yun dahil sa mga kapatid din niya. Magkano po benta niyo doon sa tunnel na yun? Binenta ng kapatid niya. Mismo kapatid niya ang nagbenta noon, hindi magkano ako. Magkano po? Magkano? Binenta ng 500,000 eh. Hindi man lang kami binigyan kahit piso. Naku, sayang. Kanyan po nga magulang yung mga kapatid ma'am, niyan. Ma'am, kung bibilin ko yung tunnel na yun ng 1 million, pwede bang mabawi? Bawi natin, bilin ko ng 1 million. Akin na lang yun para doon na lang ako manghukay ng ginto. Tapos yung mahukay ko ng mga ginto, ipamimigay ko sa mga mahirap nating kababayan, yung mga humingi ng tulong. Okay ba sa inyo? Sir Idol, wala na pong halaga yun kasi wala na yun, nawasak na yun. Eh, hindi na, maski na. Kukuha po ako ng bulldozer, ibubuldoz ko para mahukay natin yung tunnel na yun. Wala na pag-asa? Wala nang pag-asa yun, Sir Idol. Wala na din akong pag-asa bumalik dyan. Kasi nga, so ginawa niyang ganit, sa ginawa niyang to ngayon, hindi ako babalik sa kanya lalo. Oh. Ma'am, kung halimbawa, ma'am, halimbawa na lang to. Hindi yan totoo. Sandali lang, ha? Ma'am, ganito na lang gawin natin. Kung bibigyan ko na lang kayo ng panghanap buhay, alang-alang sa limang anak nyo, willing ka ba makipagbalikan sa kanya? Magbibigay na lang po ako ng panibagong kabuhayan para sa mga anak nyo. Dalawang beses niya po ako pinabarang. Ma'am, kunyari ma'am, magbibigay ako ng pangkabuhayan para magbalikan na lang kayo. Hindi po. Hindi na po ako makipagbalikan sa kanya. Kahit wala po akong lalaki, hindi po ako makipagbalikan sa kanya. Hindi, kung magbibigay nga po ako ng pera, ma'am, sa inyong dalawa para mag-umpisa kayo panimula. Kunin ko lang po yung mga anak ko dyan. Pag ako nagkataon, nagkapera, kukunin ko talaga yung mga anak ko dyan. Ano siya rin? Meron netizen? Meron na po idol si Zafia Santos. Ma'am Zafia, taga saan po kayo, ma'am? Taga Bacolod, Pampanga po. Pampanga. Si Zafia ng taga Pampanga. Ma'am Zafia ng Pampanga, ano pong reaksyon niyo, ma'am? Siguro po kung tutulungan niyo po yung pong tatay ko para na lang po sa mga anak niya, idol. Pero po kung ayaw na po talaga makipagbalikan po, wag na lang po siguro ipilit. Para na lang po sa kabutihan ng mga bata, idol. Okay. So, sino pa, Odette? I mean, ano, Shari, sige. Raymond. Andiyan na ba si Raymond? Raymond. Raymond Baroga, andiyan na ba? Raymond. Wala pa, idol. Okay. Langit ping signal. Okay. Hello, sir. Pwede po gumukan, sir. Kaya ka nang magkaroon kong sawa, sir. Nagkasakit akong mga anak, sir. Ako siyang gihangin, sir, nga. Polio, hindi kita muli, sir. Hindi ka na tong Pasko, New Year, birthday sa mga anak, sir. Huwag kita muli, sir. Sir, alam mo, sir, ang dilema ko dito, sir. Pasensya na, sir, ha. Marami na kasi mga nag-attempt sa amin na ginagamit po yung programa, nagbibigay sila ng senaryo, sitwasyon na kaawa-awa para makahingi po ng pera. In fact, pinaka-latest na lang dito, kung matatandaan nyo, di ba, yung sa isang probinsya na dinerty finger pa ako ng bata, magpapadala na sa natin 100,000 at yung mga netizen nagsabi, wag, paimbestiga muna, nagpaimbestiga tayo, nalaman natin yung totoo. So, umiiwas po kami sa ganon. Paimbestigaan po muna namin, sir, ang inyong sitwasyon, sir, kung totoo bang pinagsasabi niyong dalawa. Pag nalaman po namin, nagsasabi po kayo ng totoo, dalawa, di magpapadala po ako ng tulong para sa mga bata. Pero yung tulong po, sir, idadaan ko na lang po sa DSWD. Para yung DSWD po, ang gagawa ng assessment, kung totoo po yung pinagsasabi ninyo, at pag sinabi ng DSWD, totoo po, then yung pera po, matatanggap ng DSWD, sila po ang gagawa ng distribution, proper distribution, para sa limang bata, anak nyo. Okay, sir? Yes, sir. Okay. Ito, idol, si Raymond Baroga ng Quezon City, sir. Mukhang pamilya yung pangalan niya. Sir Raymond. Sir Idol, good afternoon po. Ano po masasabi niyo? God bless po. Bali, parang modus po siya kasi, Sir Idol, parang namimera lang eh. Kasi sana, Idol, meron man lang silang kasulatan man lang sana. Ayun. Sige. Salamat sir po, Sir Idol, Raymond. Dapat evidence is daki po. Mas malaking tulong po kung may evidence po sila sana. Yun nga po ang sinasabi ko. Kailangan po may ebidensya. Kaya nga po, paimbisigan po muna namin. Itong sitwasyon nilang dalawa, ang concern ko moron sa bata,
magpapadala po kami na mag-assess na social worker. Pag sinabi po ng social worker, totoo na talagang mga bata, kawawa, hirap na hirap, kailangan ng tulong. Then tutulong po kami at yung pera, ipapadaan ko sa social worker. Dapat every money, every single penny accounted for na talagang natatanggap ng mga bata. Salamat po sa Raymond. Okay. Ganun na lamang muna, Sherry. Yes po, Idol. Paimbestiga muna natin to. Sige po. Ang concern ko na ngayon doon sa limang bata, hindi na sa kanilang dalawang matatanda. Okay? Okay po. Noted po, Idol. Break coordinate tayo. Na po sige. Namin. Okay. Okay. Maraming salamat po, Sir Junmar Numeron and Ma'am Sheila Gamil. Antayin nyo lamang po yung tawag ng aming staff para kayo po ay ma-assist namin. Okay?